Stranded naman ang maraming pasahero sa NAIA at Paranaque Integrated Terminal o PTEX. Marami kasing biyahe ang kanserado dahil sa bagyong Paeng. At live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, nabawasan na ba ang bilang ng mga pasahero yan? Julius, marami-rami pa rin mga pasahero ang stranded sa mga transport terminal na inikutan natin kanina. Kasama na itong Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX kung nasaan tayo ngayon. Kanina ay galing din tayo sa NAIA Terminal 3 kung saan problemado naman ang maraming mga pasahero dahil sa mga flight nila na nakansela. At lahat ng yan ay dahil pa rin sa Bagyong Paeng. Halos wala nang madaanan ang labas ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 4 sa dami ng mga pasahero. Dahil puno pa rin ang mga pasahero sa loob, naiipon na ang mga bagong dating sa labas. Sa Terminal 3 naman, halos bawat sulok may natutulog pa rin pasahero. Isa sa mga naabutan naming stranded si Grendel. Sabik na sana siyang umuwi ulit ng Iloilo matapos ang tatlong taon sa Saudi Arabia. Noong Sabado pa raw sana ang flight niya paprobinsya, pero inurong bukas. Past 7 na po sila nag-announce na canceled all flights. 7 PM. Opo, past 7 PM. Tapos yun po, tapos umuulan pa, wala pang mga masakyan. Natulog na po kami dito doon sa arrival, sa baba. Marami ring bakasyonistang mula Katiklan ang ngayon lang nakabalik ng Metro Manila matapos ma-stranded dahil sa bagyo. Stress kasi super lakas. Nung nag-try kami lumabas, medyo nakaka-stress talaga. Mula pagdating namin talagang umuulan na. Tapos kahapon yung, tsaka nung nakaraang araw, yung matindi talaga eh. Hindi namin na-enjoy eh. Ngayong araw, halos 40 flights pa rin ang kanselado sa NAIA. Karamihan papuntang Visayas at Mindanao. Sabi ng Manila International Airport Authority, epekto pa rin ito ng mga delay at cancellation dahil sa bagyong Paeng. Sa tansya nila, higit 43,000 ang stranded sa airport itong weekend. Tiniyak naman ng mga airline company na pinapabilis na nila ang mga biyahe. Just imagine, ngayong araw pa lang, kagabi pa lang, nagbalikan yung mga flights na yun, yung mga diverted flights, yung mga canceled flights. So imagine yung traffic na naidulot noon, hindi lang doon sa ano no, sa ere palapag, maging doon sa mga ano, sa mga tarmac. So imagine yun, ina-address din namin yung traffic situation na yun. Ayon naman sa Cebu Pacific, posible pang madagdagan ang mga makakancelang flight habang inaayos ang normal na operasyon, kaya dapat i-monitor ng mga pasahero ang schedule. Marami ring stranded na pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Sabi ng pamunuan ng PTEX, papayagan nilang manatili sa terminal ang mga stranded na pasahero hanggang sa magbalik ang mga kanseladong biyahe sa pantalan. Julius, sa taya ng PTEX management, as of 5 PM ay tinatayang nasa 80,000 na ang bilang ng mga pasahero nagpunta dito ngayon sa PTEX. Pero malabo yatang maabot yung inaasahan nilang 150,000 na foot traffic ngayong araw na ito. Dahil sa pagtataya ng mga otoridad, ay marami na rin yung mga bakasyonista na nagdesisyon na huwag na munang umalis dahil yung kanilang bakasyon ay kakainin lamang ng oras sa biyahe. At sa NAIA naman, inaasahan na bukas ay magbabalik na sa normal ang flight operations. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña.